Kasi mahirap talaga yung buhay namin. Wala kaming kamera. So, ayoko sana magkisaw-saw sa kaguluhan niya. Yung mga nangyayari dyan ngayon sa immigration. Nakabahan ako. Hindi naman ako saw-sawera. So, hi guys. So, nagtanim pala ako ng ano guys pa. Ng mga seeds. Tapos yung tinanim ko na seeds ay yung binili ko na seeds sa Pilipinas nung 2 years ago or 3 years ago. Siguro 2 years ago. Tapos bumili kami ng kangkong seeds. Tapos ito na yun siya guys. Tinanim ko mga few weeks ago. Di ko lang na-vlog. Kasi I didn't think they were going to grow anyway because of the weather and the climate here. But here they are. Ayan, ang kangkong guys. No, growing beautifully talaga sila, oh. Oh, ayan, nabuhay sila dito, guys. Tapos, mga after how many weeks or months na, dadami yan sila, guys. Kakalat yan sila. Kakalat ba? Parang ano ba? Basta, kumakatay. Oh. Bisaya naman ang mukatay, guys. Oy. Yung para bang ano sila, basta ganun. What? Matakbo sila ganyan. Parang vineyard, ganyan. So, pagkatapos yun, adubuhin natin, guys. Kasi yun, dami nila. Ooh, ang dami nila. Ang mahal yan dito, guys. Mahal na mahal yung kangkong dito sa amin. Kaya, ayan, excited ako para sa kangkong na yan. Pero, adubuhin natin yan. Meron pa dito, oh, tinanim ko. After how many years? After how many years? Sinabi ko kay Palablab, itanim mo nga yung kangkong. I told him to plant the seeds. He never planted the seeds. After how many years? I had to plant them. So, ito na nga. So, hi guys. Kumusta? 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 Salamat nga pala sa mga nanonood sa aking vlogs. So, ayan. Kagagaling ko lang sa work pala, guys. Tapos, syempre, nag-snacks na kami ni Palablab. Tapos, ano, ganito talaga pag umuwi ako galing sa work. Dito agad sa bed. Ewan ko ba kung bakit. Kasi si Lablab, every Friday, working from home siya. Tapos, andun siya sa kanyang office corner. Tapos ako naman, hindi ako pwede dun kasi meron siyang mga calls minsan, mga video calls, mga business calls, whatsoever. So, kaya dito ako sa bed. Tapos yung studio ko is very, very untidy at the moment. What? But anyway, that's not why I'm here talking to you right now. Kasi guys, nag-scroll ba ako sa mga ano, sa TikTok, meron din sa Facebook, tapos meron din sa YouTube, yung mga nangyayari dyan ngayon sa immigration, ayan. So, kinakabahan ako guys, kasi dahil sa immigration, mga story na yan. So, ayoko sana magkisaw-saw sa kaguluhan na yan, kasi hindi naman ako saw-sawera. Hindi naman ako mahilig dito sausaw ng mga hot topic ng mga ganyan. Kaya lang, kinakabahan ako guys kasi baka pag umuwi kami, baka kailangan kong mag-print ng yearbook. Baka kailangan kong mag-print ng diploma. Baka magdala ako ng graduation picture. Nako, 19 kupong-kupong pa yun guys. O mga 2,000 kupong-kupong. Ano ba yan? So, ayun, kinakabahan ako baka ang dami kong dadalhin na instead of passport lang pati yung card namin, yung parang green card ba kung sa Amerika pa, naku, baka marami pang akong dadalhin, mga yearbook na yan, tapos mga birth certificate, ano ba yan? Naku, kinakabahan ako guys. Kasi nga, baka no in the future, uwi kami ng Pilipinas, tapos yung immigration dyan, hindi naman lahat, no? Hindi naman lahat
siguro. Kasi, ako naman guys, ano lang, kinakabahan lang ako ba kasi, syempre, pag nangyari yan, tapos ma-offload ako, hindi kaya biro yung ma-offload ng mga ganyan, no? Ang mahal ng ticket, tapos, you waste your time, your energy, your effort, tapos for what? And tapos ma-stress ka pa ng bonggang-bongga. So, kailangan i-avoid natin yung mga ganyan. Kaya, sabi ko nga, nako, pag mangyari yan sa akin, hindi ko alam ko talaga kung anong gagawin ko. Kasi nung nag-travel naman ako guys, so almost every year naman ako before, nagka-travel ako almost every year. Yung before corona, mga almost every year. Tapos yung nagka-corona, 3 years. Hindi kami masyadong nakauwi kasi mahirap nga umuwi, no? But before nung umuwi kami, wala naman akong problema sa immigration. Hindi naman ako pinag-initan, pinag-tripan. Very smooth naman yung aking proseso. Kasi pag pinakita ko lang yung passport ko, tapos yung resident card, wala naman, diretso-diretso naman. Wala naman madaming tanong. So bakit kaya may mga yearbook dyan? Mga graduation picture, ano ba yan? Parang, huh? Ano ba, kailan ko ba magdala? Just in case. Pero guys, yung graduation picture ko, wala kaming camera before guys. Wala kaming camera kasi mahirap talaga yung buhay namin. Wala kaming camera. Tapos yearbook, di rin ako maka-afford ng yearbook. Ano ba, wala kong yearbook. Kasi mahirap talaga yung buhay namin. Wala kaming camera. Tapos yearbook, di rin ako maka-afford ng yearbook. Ano ba, wala kong yearbook. Tapos graduation picture, wala din akong graduation picture. Uy, may dumating. Yo, may dumating guys, ayan, basta ang face. Okay, cute. Got you, bro? May dumating na pala package para sa akin, guys. Ayan. Telephone holder lang ito, guys. Cell phone holder. So, ayun nga, guys. Sana ba ako? Yung kwento ko naman, no, wala akong, as in, wala talaga akong graduation picture, wala din akong yearbook, wala din akong graduation picture. Mahirap talaga yung buhay before, guys. Di kami maka-afford ng mga ganyan. So, ano na ipapakita ko? Tapos yung birth certificate ng buong pamilya, Diyos ko. Himbawa, no? Ano kaya ang gagawin ko? Siguro magre-reklamo ako dyan sa mga immigration officer na supervisor. Na imagine, I've been traveling almost every year. Tapos wala naman ako problema. Tapos ngayon, may mga balita ng mga ganyan. Sana hindi naman mangyari, no? But guys, I don't think lahat ng mga immigration officer ganyan, no? So, I don't know why that happened to some of us. Pero sana maayos yung mga sistema. Tapos yung mga, siguro may mga power trip na yan. Siguro, I'm not really sure, no? Pero sa mga balita, siguro may mga power trip pa na gusto nang pakita. Oh, kami ganyan. Oh, immigration officer, matakot kayo sa amin. Blah, 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 blah. Pero in fairness naman, guys, pag nag-a-approach talaga ako ng immigration officer dyan sa Pilipinas, talagang kinakabahan ako. I don't know why, but it's always like that. Pag mga ano, parang registrar ba sa university, parang kinakabahan ka kasi yung may mga matataray. Tapos yung ding mga ano, yung basta mag-ano ka ng papeles dyan sa Pilipinas, parang kinakabahan ka kasi parang may mali kang gagawin tapos tatrayin ka. Ay nako. I think, no, para sa akin naman, pag public servant tayo, dapat ang ating main purpose is to help our fellow Filipinos pa, di ba? Pero I'm not saying ha, na lahat
lahat ng public servant ay ganyan, ng mga matataray. Pero meron talagang nga ganyan, guys. Tapos minsan naman, yung mga tao, may mga bad days. Tapos din natin maiwasan. Tapos ano din, yung iba, yung siguro hindi pa masyadong experienced. Ay! Lots of kiss. Kulit. Lots of kiss. Ang kulit. You have wet? So yun nga, hindi naman lahat matataray, pero yun ding iba, siguro wala pang experience pa. So kailangan talagang i-train. May opinion lang to, no? Kasi pag yun nila alam ko anong ginagawa nila, dapat magtanong sila, no? Hindi tayo tatarayan mga ganyan, eh. Nakaka-stress. Talaga, as in, pag mupunta ako sa immigration dyan sa Pilipinas, tsaka yung mga kahit anong offices, I don't know, pinagpapawisan talaga ako, kinakabahan ako. I don't know why na, something might happen ba na hindi natin gusto. But anyways, guys, in general, wala naman akong naranasan na ganyan na nagtaray sa akin sa immigration, na hiningaan ako mga Facebook, mga diploma, blah, 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 blah. Yearbook na yan, birth certificate. Yung dala ko lang ay yung mga papeles nga na kahit nung OFW pa ako noon sa ibang bansa. Ayun, wala naman ako masyadong karanasan na ganyan. So, in a way, thankful ako dahil wala akong karanasan na ganyan. Imagine the gastos ka pa. So, ayun lang guys. Kinakabahan lang ako kasi pag halimbawa makauwi kami, kailangan kong ano bang mga papeles dadalhin. Or dapat klaro ba, no? Dapat meron silang mga update kung anong papeles ang gusto nila. But I don't think, imagine if everyone is required to bring a yearbook. Ano ba yan, eh? Wala lang yan. Gusto ko lang i-share ang aking thoughts and opinion about this subject. At saka, anong dapat gagawin? Kasi pag mangyari yan sa akin, knock on wood, fingers crossed, nako. I-re-record ko talaga. Iba-vlog ko talaga.